Welcome back again to my channel. So mga cravings, today's recipe is gagawa po tayo ng napaka-healthy at syempre napakasarap na chocolate oatmeal cookies. Ayan, syempre yung priority po natin is yung health natin. So kaya ang lagi nating recipe kailangan dapat laging healthy. So ayan, so kung ready ka na, make sure na mapanood mo ang ating full video tutorial para makuha mo ng step by step ang ating recipe ng ating chocolate oatmeal cookies. So ayan, so ipapakilala ko sa inyo sa cup na ating gagamitin. So first, meron po tayo 1 cup ng all-purpose flour. Then meron po tayong 1 1/2 cup ng oatmeal. So ayan. Then meron din po tayong 1 cup of raisin. Ayan. Then 1/4 cup of cashew nuts, diced cashew nuts. So it's okay po kung lalagyan nyo ng cashew nut or hindi. So, kung wala po kayong available na cashew nut at nagtitipid, okay lang na hindi nyo po lagyan ng cashew nut. Optional po ito. So, ang sa akin, ilalagyan ko lang kasi meron po tayong available na cashew nut. Then, meron din po tayong 1/4 cup ng, ayan, yung ano po natin, chocolate chips po natin. So, ito is gagamitin po natin pang topping sa ating oatmeal cookies mamaya. Then, meron din po tayong 3/4 cup ng brown sugar. Ayan. So, kung napapansin nyo po or napansin nyo, yung gamit po nating brown sugar is yung dark sugar talaga. So, ito po kasi yung flavor niya mas masarap compare sa brown sugar na light lang. Then, meron po tayong 1/2 cup ng, ayan, melted butter. Then, 1/4 teaspoon of salt. Meron din po tayong 1/4 teaspoon of cinnamon powder. 1/4 teaspoon of baking powder. And lastly, meron po tayong 1 piece of egg. So mga cravings, ito lang po ang mga sangkap na ating gagamitin sa ating paggawa ng ating chocolate oatmeal cookies. So mga cravings, ito po ang ating step by step na gagawin sa ating paggawa ng ating oatmeal cookies. So kuha lang po tayo ng isang malinis na lagayan. And then ilalagay lang po natin ang ating isang piraso ng ito. Ayan. Ilagay lang po yan dyan. And then ilagay na po natin ang ating sugar. So, ang sugar at itlog is ano po natin yan? I-blend po natin yan or i-hand mixer po natin ito. So, ganito lang po siya hanggang sa mag-combine po yung sugar at ang ating itlog. So, ayan. Hayaan lang po natin mag-combine ang sugar at ang ating itlog. So, medyo tinatakpan ko po kasi tumatalsik ng konti ang ating sugar. Ayan. So, ayan. Ihalo lang po natin para mag-combine ng maayos. Ayan. Then, dito natin. So, ayan lang po natin itong matunaw. Gamit po ang ating hand mixture. Ayan. So, ganyan lang po hanggang sa makita na natin maging smooth ang ating itlog at ang ating sugar. Ayan. So, ayan. Kung okay na po siya, patayin muna natin ang ating hand mixer. Then, kunin na po natin ang ating butter. So, pwede na po natin ilagay ang ating butter. Ayan. So, i-boost lang po lahat yan. So, after po natin mailagay ang ating butter, ayan, i-mix lang po natin ito bago natin siya i-hand mixer ulit. Ayan. Ganyan. So, i-hand mixer na po natin ulit yan. And para po mag-combine ng ating butter at saka yung sugar natin. So, low speed lang po yan. Ayan. Ganyan lang po mga ka-cravings. Ayan. Kita nyo naman. Okay. So, after nito, patayin po ulit natin siya. Then, ilalagay na po natin ang ating ibang sangka. So, pwede na po natin ilagay ang ating, ayan, baking soda. Ayan. Then, kunin na rin po natin ang ating all-purpose flour. Ilagay na natin. So, pagsabay-sabayin na po natin itong ilagay. Then, ang ating cinnamon powder. Ang ating asin. Yan, para mag-mix na yan. Then, ihalo po natin. Ayan. So, halo lang po natin ito ng mabuti para po mag-combine po lahat ng ating sangkap. Bago po natin ito i-hand mixer ulit. Para po, bago natin i-hand mixer, hindi po magpulbos or
umalikabok sa ating mukha yung all-purpose flour. Ayan. Napakasarap po nito mga ka-cravings. For sure, magugustuhan po ng ating mga chikitings. Siyempre, pwede po natin itong gawing negosyo. Ayan. Mas masarap po ito kumpara sa ordinary na oatmeal cookies dahil po sa ating mga sangkap na nilagay. Ayan. Ayan. Mixer na po natin ulit. Ayan. Kita nyo, napaka-smooth. Naging smooth na po yung ating sugar, butter, at saka yung mga iba pang sangkap na ating nilagay. Pati yung ating, ayan, all-purpose flour, oh. Kita nyo. So, kung okay na yan, so pwede na po natin ilagay ang ating, ayan, ilagay. Ayan, pwede na po natin ilagay or i-mix ang ating oatmeal. Ayan. So, i-mix na po natin ito. Ayan, ganito lang po siya. Hanggang mag-combine siya. Ayan. So, ayan. Kung gagawin po natin itong pang-negosyo, so, nasa inyo po kung yung lahat na sangkap na nilagay natin is ilalagay nyo. Depende po sa inyo. Siyempre, kung pangmasa yan, bawasan nyo po yung mga sangkap na nilagay natin kasi medyo pricey siya. Ayan. Pero, kung medyo mahal naman ang cookies na ibibenta, so okay lang po yan kasi masarap naman. For sure, magugustuhan po ng mga customer po natin ito. Ayan. So after po nito, pwede na po natin ilagay ang ating raisin at saka ang ating cashew nuts para mag-combine na po lahat nyo. Ayan, kita nyo. Kita nyo ba? Ayan o, sarap po. So i-mix lang po natin ito. Ayan. So, natural lang po na ganyan yung ating oatmeal cookies. Parang medyo dough yung ano niya, texture niya. Kasi once na inano natin siya, binit natin siya mamaya. So, ayan, magpa-flatten naman po yan. Hindi naman kasi pwedeng itong masabaw. Kasi hindi po magiging cookies yung kalalabasan niya. Ayan, so, kunin pa natin yung natitirang mixture sa ating hand mixer. Ayan. Ayan, kita nyo. So, ayan. So, kung okay na po ang ating oatmeal cookies, so, i-prepare na po natin ang ating oven. So, 180 degrees Celsius, 12 to 15 minutes po natin itong i-bake. Then, before po yan, i-ano na po natin, i-prepare muna natin ang ating baking pan. So, ayan, after po nating na-set aside yung ating cookies, so, ayan, i-ano naman po natin, i-prepare naman po natin ang ating pan para dito po natin ilagay or i-bake ang ating cookies. So, yung pan po natin, any kind of pan po, basta aluminum po siya, pwede sa oven, so okay lang po kahit anong size siya. So, ako ang gamit ko, ito po yung pan natin. So, ang gagawin po natin, lalagyan po natin ito ng parchment paper. Ayan, yung parchment paper is nagupit ko na. Ayan, sakto na siya. Ganito po yung kakalabasan niya. Then, kung wala naman po kayong available na parchment paper, so, okay lang po yan. Basta ang gawin nyo, yung pinaka-base po ng ating pan, lagyan nyo lang po siya ng oil or shortening. So, pwede na po yun. Para lang po ito hindi dumikit ang ating cookie sa ating pan mamaya. So, ayan. So, start na po nating i-assemble ang ating cookie sa ating pan. So, ayan. Start na po nating ilagay ang ating cookie sa ating pan. Ayan. Kukuha lang po tayo dito. Then, ayan. So, make sure na naka-plastic po yung kamay natin. Or kung wala naman tayong plastic, pwede po tayong basta malinis po yung kamay natin. Basta nagugas po tayo ng kamay. So, ayan. Bibilugin ko lang po siya ng ganito. And then, ilalagay ko na po siya dito sa ating baking pan. Ayan. Then, ipa-flat ko lang po siya ng ganito. Ayan. So, ganyan lang po siya. Para po pantay-pantay yung paglalagay po natin ng oatmeal cookies sa ating pan. So, mag-i-spread pa po yan. So, make sure, kapag po naglagay po kayo ng cookies sa ating pan, so, dapat meron po siyang space. Huwag niyo po siyang i-dikit-dikit kasi mag-i-spread pa po yan. Ayan. So, yan. Bilugin lang po natin. Then, ilagay po ulit. So, dalawa lang po yung ilalagay natin dito. Then, i-flat po natin siya ulit. Ang ganito. Nating nailagay ang ating mga cookies sa ating pan. Ayan, anim po yung
na ilagay natin kasi hindi nga pwedeng dikit-dikit yan kasi mag-i-spread po yan. Ayan. Pwede na po natin itong lagyan ng ating chocolate chips sa taas. Ayan. So, i-spread lang po natin yung chocolate chips natin dito. Ayan. Depende po sa inyo kung gaano kadaming chocolate chips ang ating ilalagay sa ating cookies. Ayan. So, kung ayaw nyo naman itong lagyan at hindi kayo chocolate lover, so, pwede naman po hindi lagyan. So, optional po yung ating cookies. Ayan. So, ako, lalagyan po natin para mas masarap at mas maganda po tingnan ang ating chocolate mamaya kapag binake na po natin. So, lagyan lang po natin ito lahat ng ganito. So, ayan, after po natin nalagyan ang ating cookies ng chocolate chips, so, ready na po natin itong i-bake sa 180 degrees Celsius, 12 to 15 minutes. So, ayan mga ka-cravings, after 15 minutes po natin siyang in-oven. Ayan, ito na po ang kinalabasan ng ating chocolate oatmeal cookies. Ayan, na kanina ko pa naaamoy na napakabango at syempre, siguradong masarap po ito. Ayan, shoutout po pala kay Ma'am Princess Pabalan. So, siya po ang nag-request ng ating recipe for today. Ma'am Princess, ito na po ang inyong request na chocolate oatmeal cookies na pwede nyo nang gawin anytime. So, pwede nyo na pong simulan kung kayo magbi-business or kung pang merienda lang. So, pwede na po ninyong i-start ang iyong chocolate oatmeal cookies. So, syempre, papakita ko po sa inyo ang texture ng ating nagawang chocolate oatmeal cookies. Ayan, kita nyo naman. So, i-ano natin, open natin. Ayan. So, kita nyo, ganyan po kasarap or kalambot ang ating chocolate oatmeal cookies. So mga ka-cravings, kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, don't forget to like, share, subscribe at syempre click niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga recipe na gagawin. So mga ka-cravings, salamat po sa panonood. God bless you all. Stay healthy. Paalam.